So ayan po mga kabayan, no, si tatay napakasipag. Hi po, magandang tanghali po sa iyo tatay. Wow. Bakit? Putik ma'am. Okay lang po, putik. Anong pangalan ni tatay? Herman Escobilla, ma'am. Si Tatay Herman. Ilang taon na si Tatay Herman? 73 na, ma'am. 73 years old na po kayo. Nangunguha kayo ng damo. Malamang. Kasi, para saan po Tatay Herman? Pagkain ho ng kalding, ma'am. Ay, akala ko pagkain ng tao. Alaga lang. Kalding na. Bakit meron po kayong alagang kambing, Tatay Herman? Sa anak ko po. Sa anak nyo. Bali kayo ang nangunguha. Kasi, ng damo para pagkain doon sa kambing ng anak nyo. Ganon po, tatay. Oh, ma'am. Hindi, wala kayong sariling kambing? Ay, wala ho, ma'am. O bakit hindi kayo nanghingi doon sa anak nyo para meron kayong sariling hindi, alaga? Ano lang yun, ma'am. Binigay lang ng DA daw yun. Tapos? Pinaalagaan sa kanila. Pinaalagaan. Tapos kayo din ang nag-alaga? Hindi, pag wala sila, ma'am, ako ang nag-alaga. Okay, so ilang piraso bang kambing ang inaalagaan nyo? Tatlo pa lang, ma'am. Tatlo? May buntis na? Mayroon pa, malapit na mga anak, ma'am, isa. Ayan, padamihin nyo. Tapos pag dumami po yung tatay, sabi nyo po sa anak nyo na manghingi kahit dalawa. No, partner. Para padamihin nyo rin po. Para meron kayo. Bukod doon na kayo, tutan, masipag naman kayo manguha ng damo para ipakain sa mga kambing ng anak nyo. Oh, ma'am. Manghingi din kayo para habang inaalagaan nyo po yung kambing nila, meron kayong sarili. O, di ba? Maalam na mo, ma'am. Kung sa akin, bigyan nila ako. Salamat. Kung hindi, salamat din. Oo, oh, ang bait naman ni Tatay Herman. Nasaan po si nanay? Nandun mo sa bahay, ma'am. Ilan po ang anak nyo? Bali, anim, ma'am. Anim lahat, may mga kanya-kanya may pamilya. Wala, namatay yung bunso ko, ma'am. Tapos dalawa na lang kayo ni nanay sa bahay. Oh, ma'am. Tatay, napakainit. Kailangan ba talaga tanghaling tapat manguha ng damo? Hindi, kasi malamig, mahamog pag ano, hindi kinakain ng kalding, ma'am. Pag hindi, basa. Pwede naman yung hindi masyadong maaga. Yung huwag naman yung masyadong mainit. Tanghaling tapat at syempre may edad po kayo, matanda na. Baka kayo ay ma-stroke o ma-high blood dito. Napakainit, huwag naman sana. Delikado hindi, po sa inyo. Pwede naman mamayang alas 3. Oh, wala nang hamog yon. Medyo malilim na yon at medyo hindi na masyadong mainit. Alas 4. Eh, bakit tanghaling tapat alas 12? 30 kayo nandito. Kumain na ba kayo? Nakita ko lang kasi ito, ma'am. Hindi pa nga ako kumain eh. Oh, mamaya pa ako kain. Buti pa yung kambing, may pagkain. Si tatay, walang pagkain. Hindi, ako ma'am, ano lang. Ay, total, mayroon naman dito. Oh, wala pa kayong kain. Bigas naman to. Oh, ngap-ngapin yun na. Ma'am. Anong trabaho niya po dati? Na medyo dati, malakas pa kayo. Dati, galing ako sa Bisaya. Oh, bakit? Taga saan po kayo? Bacolod City, ma'am. Ay, na, Escalante. No. Ha? Escalante. Yung ano namin, halimbawa, Bacolod, Manila, dito kami sa Escalante City? Balintawak? Balintawak, ma'am. Naabot man ka din, he. Kinuha ako ng, ano, ma'am, yung parang ahensya ba? O, tapos? Tapos dinala kami dito sa Angeles. Pinasok kami ng trabaho. Kasama ko yung mga ibang babae saka yung kapatid ko na isa. Opo. Yung mga babae naman hindi ko alam kung saan pinasok. Eh ako naman pinasok dyan sa Angeles. Nagtatrabaho kami sa pagkain ng manok. O tapos saan banda, sa Escalante o sa barangay? Anong barangay? Sa ano, ma'am? Sa Danau. Danau? Oh. Anong apelido mo uli? Escobilla, ma'am. Escobilla. Ay, tapos nano. Pero yung dinala ko kasi sa nanay ko, Escobilla, dahil wala ng nanay ko. Eh. Opo. Tatay ang ano, salundagit talagang tatay ko. Salundagit? Kaya nadagit kayo, napunta kayo dito. Taga-Escalante, kababayan pala kita tatay. Taga-Escalante man ko. Taga-Escalante ko. Upila nakakatigo ka uli doon. Nako, simula ng 15 anyos, ma'am, hanggang ngayon, 70 na ako dito, hindi pa ako nakauli. Nako, malamang yung lugar na Danao, napanaw na yun kasi hindi na kayo nauwi doon.
Nakalimutan nyo na, ang dami yung nagbabago. Kauwi ko lang doon, last 2 months. Doon ako galing sa Escalante, Negros Occidental, Balintawak. Doon kayo sa, Danao. Danao. Diba, sa old Escalante. Pasok ng Escalante. Oo. Tapos may Danao dito. Danao Port. Papuntang kabisado ko yun, tate, kasi taga doon kayo, Diyos ko. Ha? Para kaming binibinta ng ahensya pagdating dito. Naloko kayo. Naloko kami. Na-scam kayo ng ahensya. Akala nyo, trabaho ang pupuntahan. Sabi kasi, maganda daw sa Maynila, masarap. Opo. Eh, doon naman sa amin, yung niyog lang trabaho, tubo. Tika, dinalaki ng ahensya. Ano bang sabi ng ahensya? Ano bang paasa ng ahensya? Bakit kayo ay napadpad dito? Yung sabi kapatid ko, ma'am, ang kausap. O, tapos ano bang sabi ng kapatid nyo? Hindi ko alam, ma'am, kung paano usapan nila. Ang pagkakaakala nyo, pumunta kayo dito, kinuha ng ahensya, magandang trabaho, magandang buhay. Tapos, ang kinalabasan, pinasok kami dyan sa trabaho, kinunan kami ng pira. Dyan sa Angeles. Nako, niloko na kayo, pinagkapirahan pa kayo ng ahensya na yon. Nako po. Hanggat, dito na kayo tumira, hindi na kayo nakauwi. Hindi na nakauwi, ma'am, dahil wala namang pamasahe. Hanggang ngayon, wala pa rin pamasahe. Umabot na kayo ng 70 plus. Saka hindi naman ako marunong bumasa, ma'am, saka humulat. Kaya hindi ako makakauwi-uwi. Eh, gusto niyo bang umuwi? Ihati ko kayo mismo doon sa Escalante. Eh, gusto ko... Doon sa Danao. Sabi ko nga, kung magkaipon ako ng pira sana, uuwi ako kahit na madalaw ko man lang yung kung buhay pa yung tatay ko. Malamang. Mga kapatid ko. Pero, pananay po ba kayo, bunso? Ano ho, panlima kami pang... Lima kayo magkakapatid? Pito kaming magkapatid, ma'am. Tapos? Apat, puro babae. Opo. Ako ang panlima. Opo. Sumunod yung isa, lalaki. Opo. Tapos yung bunso namin, lalaki din. So wala kang contact sa mga kapatid mo doon na naiwan? Wala, hindi ko naman makontak, ma'am, dahil hindi ako marunong sumulat. Yung mga anak nyo, siyempre... Eh, magkamustahan yung mga kaanak, yung mga kamag-anak. Wala kayong contact na taga Escalante? Wala, ma'am. Wala? O, ma'am. Ibig sabihin kayo lang iisang kapatid na nawalay sa magkakapatid? Yung dalawa kami, ma'am, na isang... Ay, nandito din? Nandiyan sa Maynila din, ma'am. Kasama ko dito noon. Na hindi rin po nakauwi ng Escalante? Hindi rin, nakapag-asawa. So, hindi nyo alam na wala na yung mga magulang nyo... Or buhay pa, yung ibang mga kapatid nyo, hindi nyo alam kung nandiyan pa. Buhay pa. Ngayon, sabi ko nga sa kapatid ko, dahil siya ang nakapag-aral, marunong sumulat, bumasa, sumulat siya, sumulat sa doon sa amin. Opo. Hindi naman daw na... Reply. Na reply. Baka nagbago na yung ano, nagbago tirahan. Na tirahan. Nagbago na kasi yung mga ano doon, ma'am, yung lugar. Yung Balintawak lang, lumaki na yata. Ay, opo. Sobrang laki na, ang dami nang nabago sa Danao at sa Escalante. Kasi ganito, tatay, pag maibigay mo sa akin tumpak yung address, pati yung purok, no, pati yung pangalan nyo, buong apelido, magpapautos ako ng tao doon, ipapahanap ko yung kaanak mo. Pag once na nahanap natin, ano ba, gusto nyo bang umuwi doon? O gusto nyo bang manirahan doon na kayo sa lugar nyo mismo na pinanggalingan nyo noon? O dito kayo? Ganon. Hindi, kasi ma'am, kung talagang gusto ko, mapuntahan ko lang sila kung buhay pa. Kumbaga, bisitahin nyo. Oo. Pero dito na kayo titira. Kasi ito na yung bayan na nasanayan nyo. Dito na rin namatay yung bunso kong anak eh. Okay, so ayan po mga kabayan. No? Hindi naman pwede na isama ko yung uuwi ako. Eh, paano yung mga anak ko? Bisita ka lang. Pasya lang po. Pasya lang. Alamin nyo lang kung buhay pang mga magulang nyo, pati ibang kapatid nyo. Kasi ang tagal nyong nawalay, 15 years pa kayo. 15 years old pa kayo. Wala kasi na yung panganay ng anak ko, Miling ang pangalan. Kaya lang yung asawa nila, hindi ko na alam mga apelido. Okay, sige. So, ganyan po mga kabayan, no? Napaka... Mainit, ma'am. Eh, opo. Ganyan po mga kabayan, hindi natin akalain na... yung mablog natin ngayon ay kababayan ko mismo. Kalugar ko po mismo sa Escalante, Negros Occidental. No? Kadis, at 15 years old si tatay na nawala na doon sa Escalante. So, almost 60 years
na si tate nawala at hindi nakauwi ng Negros Occidental. O di ba? Malamang hindi niya alam kung buhay pa ito yung kanyang mga magulang dahil sa sobrang tagal na at buhay pa itong ibang mga kapatid niya. Pero bahala naman kabayan, kailangan ko lang makuha mismo yung tumpak na address ni tatay at magpapautos ako ng tao doon sa amin, no, na ipapahanap ko yung mga kaanak or barangay mismo ni tatay. Madaling matrace yun, basta makuha lang natin yung buong impormasyon. Okay? Mga ate, yung Miling Escobilla ay Salodaget, nanawagan ako kung buhay pa kayo. Nadidito ako sa Nubisia, Talugtog, Nubisia. Gusto ko kayo makita saka malaman kung mga buhay pa tayo. Kagaya nung ano, dahil ilang taon na hindi nyo alam na pumunta kami dito sa Manila, hindi nila alam na pumunta kami, pati tatay ko eh. Ate, kung buhay pa yung tatay, eh ano nyo naman sa mga Facebook, inaano yung mga kapatid ko nga, hinahanap nila sa Facebook mo. Si Ate Miling, Inday Doreng, si Manang Pasing, saka Manang Titing, kung buhay pa kayo, nadidito ako sa Manila, Nubisia, Talugtog. Gusto kong malaman kung magkita-kita tayo. Ayan. Ayan po mga kabayan, si Tate Herman na nawagan po sa kanyang mga kapatid dyan sa Escalante City, Negros Occidental. 58 years nang hindi kayo nagkita, hindi na kayo nag-usap, nawala si Tatay Herman dahil hindi nyo daw po alam na pumunta ng Maynila. So please, kung may kakilala kayo, mga apo, mga pamangkin, mga kaanak, Herman Escobilla. Ay, Salundagit, ma'am. Herman Salundagit. Ayan. Si Tatay Herman Salundagit na taga Escalante City, Negros Occidental. Nandito lang po siya sa Talugtog, Nueva Ecija. Mga kabayan, hindi buhay na buhay pa po si tatay, baka hinahanap nyo, nandito na ngayon. So pagkakataon, kaya pala nababaan namin yung ano mo, ito dahil nawale pala si tatay sa kanyang mga kapatid. Okay, tatay? So ayan po mga kabayan, pupunta po tayo sa bahay ni tatay. Grabe sumayaw si Tatay Herman, halatang bisayang bisaya, no? Pait talaga sa... Kayo ba ay bailireno noong araw? Permi ka sa diskuhan? Sa mga bailihan? Sa ato, ma'am. Sa ato? Pag merong pista-pista. Pisti-pisti na.
sayaw-sayaw na pag meron kitahan. Kasi sayawan na. Buti hindi kayo nakalimot sa Bisaya, tatay. Marunong pa rin kayo mag-Bisaya? Yung ubaman. Ang uban. Uban. Ang uban, kamaokap. Yung iba, nakalimutan mo na. Kasi dito na talaga kayo tumanda. Saka, alam mo naman, hindi tayo marunong magbasa sa bulat. Opo, okay lang yun. At least naintindihan, hindi pa rin kayo nakalimot. Ako nga, 14 years old ang akong nawala sa Escalante. Kayo naman, 15 years old. Okay, o tatay, ano sa pakiramdam mo na nanguha lang ka o damo dyan, tapos may biyaya? Maraming salamat ho, sa, ma'am, sir, sa binigay niyong mayroon akong makain, mga itlog, grocery, kaisang bigas. Maraming maraming salamat ho, ma'am. Mga kababayan, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumuporta at nakikisa sa ating munting adhikain, sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, magpasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal, silent sponsor from Bohol, Ma'am Miss Jane from Texas, Ma'am Mirna Ansardon from Texas, USA, na taga Bogalyon, Pangasinan, and Ma'am Katrina and Sir Carl De Los Santos. Maraming maraming salamat po sa inyong ginintuwang puso. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng karakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong matulungan na kagaya ni Tatay Herman na napakasipag po talaga. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Tatay Bye. Herman. Mga kababayan, kung sino po nakapanood na taga Escalante, Negros Occidental, kababayan po natin mismo si Tatay dyan sa Crossing Danao. Please, kung sino po yung nakakilala kay Tatay Herman sa Lungdagit. Lungdagit, ma'am. Please, pakikontakt niyo po yung aking Facebook page, no, Lori Aquino Talita. At pakibigyan ng contact number, no, baka sakaling makita at mahanap pa natin yung kamag-anakan ni Tatay dyan sa Escalante, dyan mismo sa Crossing Danao, mga kabayan. Kasi nawala si Tatay, 15 years old lang siya, no, dahil sabi ni Tatay parang bininta siya doon sa isang ahensya dahil ang pagkabong akala nila dito ay maganda yung kanilang sasapitin. Ayan. Hanggat nagkaroon na ng pamilya dito si Tatay Herman, no, hanggat dito na niya nasanayan yung buhay niya, pero hindi sila nagkikita ng kanyang mga kapatid dyan na naiwan at hindi alam ni Tatay Herman kung ito ay buhay pa o wala na. Okay, Tatay Herman? Ma'am. Okay, sige.